Ayan guys, ito na ang ating beef tortang gililing. Sarap po. Pwede pang panaman sa tinapay, pambaon sa school, pambaon sa trabaho. Pwede rin ilagay sa ref. Pwede mo siyang ikip ng kahit ano, isang buwan pwede to. Lagay mo sa freezer. Tapos init-init na lang. Galing na to sa ref, frozen. Kaya pinalambot ko muna siya sa microwave ng 3 minutes. Kaya yan guys, lambot na siya. Timplado na siya konti niyan, medyo matabang lang. Ngayon, lalagyan natin siya ng itlog. Ito guys, meron na siyang bawang, sibuyas at saka carrots nung nilagay ko siya sa ref. So, konting timpla na lang para okay na siya. So guys, lalagyan ko ng dalawang itlog. And then, lagyan din natin siya ng magic sarap. Meron na rin yung paminta. Yan guys, pwede na natin siyang itorta. Guys, painitin natin yung palayo. Guys, painit na tayo ng paminta. Tsaka nakalimutan ko guys, nakalimutan kong lagyan ng daon ng sibuyas. Ito yung pinatubo kong dahon ng sibuyas. 3 days lang yan, dumami na siya. Tatanggalin ko yung dahon, isasawag ko siya sa kinili. Yung nakuha ko. Ang gaganda, oh. Organic siya. So guys, sinugasan ko na. Lalagay ko dito. Sasawag ko dito. Giniling torta. Mainit na, lagyan na natin ng mantika. I have a used one, but it's been hot. Itong used oil po ay malinis. Init na yung palayo. Maglagay na tayo.
nilagyan ko din ng arena para hindi siya magkala. Lagyan natin ng cornstarch para hindi siya magkalat. Ito meron ako. Para dumikit lang siya. Kasi pag di mo pala nilagyan ito, magkakalat-kalat guys. Kaya huwag niyong kalimutang lagyan ng arena or cornstarch powder. Maglalagay ulit ako. Dahan-dahan lang sa pagdito. Mahina lang dapat yung ito. Nice. So, wait natin mag-brown bago natin baliktarin, no? Check natin. Pwede na. Check natin, guys. Hindi pa siya brown, kaya hayaan lang natin siya guys. Then try natin maglagay pa ng isa dito para madaling magluto. So maglalagay pa ako ng isa guys, kasi marami pa to, mga siguro apat pa to na salang o lima. Medyo okay na yung isa. Dahan-dahanan natin baliktarin kasi ito yung walang harina kanina. Ayan. Tignan nyo guys. Oh. Okay. Pwede na siya. Then baliktarin natin ulit yung iba. Dahan-dahan natin. Pwede na. And guys. So, ngayon, hinaan ko yung apoy para hindi siya madaling, mapadaling maluto. I mean, baka masunog siya. Tapos, hindi pa luto sa loob. Kaya dahan-dahan. Ito rin, guys. Babalik na rin ko na. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ang ganda. Ganda, diba? Ito, kasi kakalagay lang natin, mamaya natin babalik na rin. Check ulit natin yung isa. Parang hindi pa siya pwede, guys. Ayan, pwede na pala. Kaso, hindi pa siya masyado. Pag ganyan, pag nahati-hati siya, nabibiyak-biyak, ibig sabihin, hindi pa siya okay. Buti na lang hindi siya na, ano, magbuka.
pagkatapik natin, guys. Ayan. Brown na siya, guys. Tignan nyo. Pwede na siyang pangpalaman sa burger. Tapos lagyan mo na lang. Bili ka na lang ng buns na tinapay. Palaman mo to. Tapos lagyan mo ng mayonnaise at saka ketchup. Ayan. Hindi mo na kailangang lumabas para kumain ng burger. Ayan, guys. Ang ganda. Pero syempre, lutuin ko pa konti. Ito ko yung medyo crispy. Pwede na yung iba. Nalagay na natin sa talagyanan. Nice, oh. Pwede rin po ito pambaon sa mga anak nyo. Pambaon sa trabaho. Then, maglalagay ulit tayo, guys, yung mga natira. Pwede na yung itong lagay lahat. Na yung first three. Actually, may apat kanina nilagay ko. Panghuli lang kasi yun. Naubos na rin. Nilagay na natin lahat. Wala na, oh. Check natin itong isa. Ayan. Medyo okay na. Natin to. Okay na. Ayan, guys. Okay na rin siya. Ayan. Okay na lang. Check natin yung second batch. Yung medyo brown na rin, guys. Tara natin, ang dahan-dahan. Hindi pa masyado. Hindi pa masyado, pero okay na siyang mag-flutan. Nababaligtad na siya. Ito ang isa.
guys. Medyo brown na siya. Konti na lang. Guys, okay na siya. And the last one. Pagin natin. Medyo, ano po siya, white. So, dark pala. Ito na ang ating tortang beef giniling. Guys, tapos na rin ang aking beef giniling. Guys, tikman natin ang beef giniling. Ayan lang siya. So, magugustuhan ng mga anak nito. The best.